Welcome back sa aking channel. It's me again, Joy. At ngayon ay samahan nyo na naman po ako para sa panibagong kaalaman about gardening. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano magtanim ng golden pothos giant stem cuttings. Itong golden pothos na to, mga plantitas, isa sa mga trending plants natin ngayon. Ayan, ito yung itsura ng dahon niya. Yung golden pothos po, parehas lang siya dito sa mga maliliit po na ito. Ayan, ganyan. Kaya lang siya nagiging malaki kasi nakatanim sila sa lupa. Kaya yung stem cuttings na meron ako dito is sobrang laki. Ayan. Malaki siya. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ito mapapabuhay. Kahit na ganyan na, kunwari, nakabili kayo nang ganito na stem cuttings, tapos akala nyo hindi na yan mabubuhay, pero mabubuhay pa po yan. So ang kailangan lang nating tandaan, kung puputulin po natin ito, kailangan mag-include tayo ng dalawang buko or two nodes na tinatawag natin ganyan. Katulad nito, ganyan natin siya i-cut para sigurado na hindi mabubulok yung ating stem cuttings. Kapag po kasi yung pagkakaputol natin ito ganito, nasa gitna nung ano niya, mataas yung chance na magbulok lang siya na katulad nito. Ayan. Hindi ko nire-recommend na magtatanim kayo ng ganito na ayan na isang buko lang siya. Kailangan laging dalawa. Ito yung mataas na yung chance na mabubuhay po ito. So, ang kailangan lang natin gawin, guys. Ayan. Ito, mayroon na siyang supang, ano ba tawag sa Tagalog ng supang? Suhi. Supang sa Bicol po yun. Ah, hello sa lahat ng mga Bicolanos. Ayan, Bicolanos po din ako. Ayan, mayroon na siyang suhi. Kailangan pagtanim lang nito, ganito lang siya. Ito na lang maliit. Ito na lang. Ito, wala pa tong ano eh. Wala tong suhi. Pero, may chance ito na mabubuhay. So, kailangan lang po. Ayan. Ito yung ginagawa ko. Ganyan lang. Ilalagay ko lang siya dito sa gitna. Half lang yung ilulubog ko dyan. Half lang. Yung part lang na may ugat, yun yung ilalagay ko dito sa lupa. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan lang ang ginawa ko. Diba? Ganyan. Tapos, hintayin lang natin siya. Ilagay natin siya sa malilim na part po muna ng ating garden. Or sa loob ng bahay. Pwede yan. Basta, wag yung sa sobrang mainit. Kasi baka mabulok. Tapos, yung pagdilig nyo yan, ano lang, kasi pagka ganito na wala pa siyang roots, malamang baka mabulok lang yung stem. Pagka sobrang dami naman yung dinilig natin. Kunti lang. Basta lang makita natin na, guys, basa yung ano, basa yung lupa. Okay na yun siya. Mabubuhay yan. Eto. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Eto. Ayan. O, eto siya. Meron na siyang talbos. Meron na siya, guys, talbos. O, ibig sabihin, marami na itong roots na bagong tubo na roots doon sa ilalim. Hindi ko muna siya gagalawin kasi baka mamaya mamatay pa eh. Eto, hindi ko akalain na mabubuhay pa to. Nangihinayang lang ako doon sa cuttings. Kaya ginawa ko, pinatong ko lang siya dyan, hindi nakalubog yung stem. Ayan, kalahati niya nabulok na. Pero, hindi ko akalain, pag silip ko ngayon, meron na siyang ganun. May tumubo siya. Ayan o. Diba? Ayan o, meron pa ulit tayong isang photos na nabuhay. Ayan o, hindi ko akalain na mabubuhay yan, guys. Ayan. So, eto pa, oh. Ayan. Eto, ang ganda ng tubo niya, oh. Ang ganda ng bagong dahon niya, oh. Ang ganda ng bagong dahon niya, diba, guys? Ayan. Oh, ganun ko lang siya nakatanim, oh. Ganyan. Gusto ko sanang payin, eh, para mapakita ko sa inyo, eh. Buksan natin. Para makita natin yung improvement dun sa, ano, dun sa loob. Dahan-dahan lang. Walang mamang dyan. Linis mo!
Ayan, oh. Ayan. Kaya hindi pa pala siya ganun. Ito lang yung roots na umaan na sa kanya. Ito lang yung bumubuhay sa kanya, oh. Ayan. Pero ito yung tubo niya. Kung ito, nasa normal na sa puno, ganyan, nakataas siya na ganun. Pataas din yung tubo niya. Since ito, nakatanim natin ng pahiga, tumubo siya ganyan, pataas. Tapos, ayan, ganyan na siya. Magiging stable na yan dyan. Mga ilang linggo pa, stable na yan. Ito naman, guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na yung stem cutting, so yung kalahati lang, kunwari ito, gusto mo siyang buhayin itong may tubo na to. Malamang yan mabubulok. Ito yung ginawa ko dito. Oh. Mataas yung chance na mabulok yan. 50-50. Kasi open, ewan ko bakit ganun. Siguro dahil baka mapapasukan ng tubig ito. Tapos sa kabila din mapapasukan ng tubig. Mataas yung chance na mababulok siya. Pero ito yung ginawa ko. Ito yung una kong ginawa. Hindi ko siya sa lupa tinanim. Sa bunot lang. Bunot at saka uling. Pakita ko sa inyo, oh. Sa bunot saka sa uling, pero nabuhay siya. Pero sobra namang inaalagaan ko to. Sobra yung ginawa kong pag-aalaga, talagang binantayan ko siya na talagang hindi mapunta dito yung tubig, oh. Buklatin natin. Gusto ko na rin kasi to i-ripat, eh. Gusto ko siyang ilipat sa mas malaking paso. Yan, lilipat natin siya dito. Yan, lipat natin siya dito, guys. Pakita ko sa inyo yung roots na nag-develop sa kanya. Ilagay ko lang siya dito sa maliit na lalagyan. Tapos, may ano yan, may uling at saka bunot. Para hindi siya maano, masubrahan sa tubig. Ayan, may roots na pala siya, eh. Dahan-dahan lang natin. Oops. Ayan. Ay, ang ganda na pala, oh. Nabuhay din siya. Eto, may mga bago siyang develop na ugat, oh. Nabuhay din siya, guys. Ayun, oh. May bago siyang mga ugat doon. Ayan. Ayan. Buti naman nabuhay. Bago pa mabulok yung pinaka-cuttings niya, nabuhay siya. Oh, itatransfer ko na yan dito sa mas malaking pot. Tanim natin dito. Para, eto guys, kung gusto nyo na maging katulad pa rin siya ng nasa wild na giant, giant yung leaves niya, itanim nyo po sa mas malaki na paso. Kung may mas malaki pa kayo dito, mas maganda. Tapos, kailangan yung lupa nyo mataba. Lagyan nyo ng compost. Yan, haluan nyo ng mga compost. Compost yung pinakamaganda talaga na ano, lupa. Ito, compost to. Halo to ng compost. Ayan, itatanim ko na siya dito. Since may ugat na to, kahit mabulok pa itong, ano niya, okay na yan. Hindi ko na siya ihiwalay doon sa, dito sa, ano na to. Hindi ko na siya ihiwalay. Para mas hindi na siya ma-stress. Yan, lagay ko lang siya dyan, konti. Ito na yung, pwede na to, kung bebenta to, pwede nyo lang ibenta pagka ganyan. Kasi stable na yan. Ang dami kasi yung nagbebenta. Akala mo, guys, akala nyo, ano, buhay na. Yun pala, wala pang ugat. Kasi ito, kaya naman niya mag-survive. Kaya niya mag-survive kahit wala siyang ugat. Basta nasa, hindi siya naaarawan muna. Kaya yung iba, binibenta kahit wala pang roots, eh. Kasi maganda siya, oh. Ang ganda niya tingnan. Ayan, guys, oh, yung ginamit ko. Kukukwire na ano, yung bunot na hinimay-himay, yan yung nilagay ko dito, eh. Para control din lang yung tubig na ano nyo. Yan, wala, ayun, meron na siyang ano, nag-develop na yung stem niya. Nung tinanim ko siya, wala pa. Meron na siyang bagong stem, ah. Ayun, oh, ang cute. Ayun, may roots pala siya doon. Ayun, oh, meron pala siyang roots, ayun. Oh, pagka ganyan may aerial roots na siguro, yun, pwede na yung lagyan dito nung, anong tao nun? Coco pole. Para dun siya gagapang paakyat kasi umagumagapang to, guys, eh. Ayan. So. Pero hindi ko to nire-recommend na ganito na cut. Mas maganda talaga yung nakaano siya, nakahiga. Mas maganda yung nakahiga siya.
pagka gantong giant cuttings. Pero pagka maliliit lang po yung ano nyo, yung photos, pwede siya magsasurvive dito sa tubig na to. Yan. Magsasurvive siya dyan kahit ganyan lang. Oh, ito yung akin, oh. Ito yung, may nagbigay sa akin to sa akin. Thank you sa nagbigay. Ayan, oh, binigay niya sa akin. Parang palanta na yung iba. Nilagay ko sa tubig. Tapos, ayan. Meron na siyang mga bagong roots. Yung kulay white, guys, na nakikita nyo. Ayan, yan yung bagong roots. Nag-develop siya dito sa water, ano natin, sa garapon. Ayan. Sana. Pagka-stable na yan, pwede na natin i-repot sa mas magandang. Ang bala ko dito, gawin ko siyang super lush sa hanging plant. Ito. Sa isa na to. Yeah. Ito guys, oh. By the way, bago siya nag-stable nga pala na ganito, mga ano muna, 3 weeks to 1 month siya bago nag-stable. Wala pa akong ginamit na mga rooting agent natin. Ganyan lang, yung normal lang na paano sila mabuhay. Di ba? Yan lang po. Sana may natutunan kayo sa ating video for today. Don't forget to subscribe and turn on the